ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isang araw ng pahinga, pumasok si Jesus sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo para kumain at minamanmanan naman nila siya. Nasa harap niya roon ang isang taong minamanas. Kaya nagtanong si Jesus sa mga guro ng batas at mga Pariseo, pwede bang magpagaling sa araw ng pahinga o hindi? Hindi sila umimik. Kaya hinawakan ni Jesus ang may sakit. Pinagaling ito at saka pinauwi. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, kung mahulog sa balon ang anak o ang baka ng isa sa inyo, hindi ba't agad niya itong iniaahon kahit araw ng pahinga? At hindi nila siya sinagot. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Hindi sila umimik kaya hinawakan ni Jesus ang may sakit. Pinagaling ito at saka pinauwi. Walang pinipili si Jesus. Hindi niya binabaliwala ang sinumang tao maging yaong may galit sa kanya. Sa Ebanghelyo ngayon, ang isang magandang halimbawa na ipinakita ni Jesus kung saan tinanggap niya ang paanyaya ng isang Pariseo para makasalo sa hapunan. Sadyang nakapagtataka na ang isang taong minamanas ay nakapwesto sa mismong harapan ni Jesus habang sila'y naghahapunan. Araw iyon ng Sabat at ibig ng Pariseo at ng kanyang mga kasama na magmatyag kung magpapagaling si Jesus sa isang taong minamanas sa isang banal na araw. Isang bitag ang inilatag nila para siluin si Jesus. Batid ni Jesus ang naglalaro sa isipan ng mga guro ng batas at mga Pariseo, kaya tinanong niya sila, pwede bang magpagaling sa araw ng pahinga o hindi? Dahil batid nila wala silang makakatwiran kay Jesus, na nahimik sila. Ipinamukha ni Jesus sa kanila ang kanilang pagiging ipokrito sa pagpapaintulot nila na iligtas ang alagang hayop at hindi ang tao sa araw ng pahinga. Ngunit suklam na suklam sila dahil pinagaling ni Jesus ang taong minamanas. Pagsasagawa. Ang mabigat na pagkakamali ng Pariseo ay ang gamitin ang taong minamanas bilang isang pain.